Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, kakain na ako ngayon. Alas 12 na, kaya good afternoon sa inyo. Ang ulam ko ay is gulay na langka. Napakasarap ng pagkaluto ko sa gulay na langka. Ayan po, kain tayo. Bali, ang ulam ko, langka, na ginataan na napakasarap. At saka, galunggong na pansit. Nagkamay ako kasi ito yung pinakamasarap sa langka, yung nakakamay ka. Naghugas naman ako ng kamay. Ang sarap talaga ng pagkagulay ko sa langka, pagkaluto sa langka kasi manamis-namis siya. Tama talaga ang timpla. Ayan, may pumasok na customer. Kain tayo. Hindi ako makapag-vlog kasi sobrang busy ko talaga. Sobrang busy ko, tapos pag nagsasabay yung shop, yung Gcash at saka sa tindahan. Alam niyo, pag nagluluto ako, ilang beses na ako nagluto na inuulit yung paggisa ko dahil nasusunog ang bawang at saka sibuyas. Nung nakaraan, nagisa ako ng baboy kasi ihahalo ko yung baboy sa gulay. Tapos meron nagpa-Gcash, nagsabay-sabay yung magpapa-Gcash. Kaya parang nakalimutan ko na patayin yung kalanba. Eksakto nagigisa ako nun. Nilagay ko na yung baboy. Nasunog yung baboy. Kaya nagulit na naman ako mag-isa. Ilang beses na talaga akong na susunugan. Kaya di ako masyado makapag. Masyado na-enjoy dito ngayon sa shop kasi hindi pa gaano matao dahil labasan pa lang ng mga estudyante. Yung mga estudyante na panghapon, pumasok na sila. Tapos yung pang-umaga, hindi pa sila umuwi. Pa-uwi pa lang sila. Sariwang-sariwa siya. Parang panahon ng mga galunggong ngayon. Ang sariwa niya, tapos yung galunggong na to, yung lalaking galunggong, di ba masarap yun? Pangalawang pinggan na to, bahala na yung diet, di ako magda-diet. Alam niyo yung mga anak ko, diet sila. Ayun na nga, bali yung panggastos namin, kinukuha ko dito sa computer shop, katulad ng baoneria, pagkain namin, lahat ng pangangailangan namin, kinukuha ko dito sa shop. Pero tumutulong din naman yung anak ko, ay yung anak ko na dito sa bahay. Tumutulong naman siya sa mga gastusin. Tapos yung sa kuryente namin, kinukuha ko yan dun sa paupahan. So, paupahan naman, ang ginagastos ko lang, yung kuryente lang. Pag nakakuha na ako ng sa kuryente, tinatabi ko na yung ibang upa. Kasi nung nag-pandemic, hindi talaga ako nakatabi ng pera noon kasi panggastos namin. Tsaka, hindi sila nagbabayad noon ng... Ang daming may utang sa amin noon na di ko nasingil. Tapos, ayun, yung bali sa... pinapaupahan namin, tinatabi ko yun para sa pag-aaral ni Rhea. Tapos lahat na pag may sobra dito, ano yan? Kukuha muna ako isda. Ayan, may isda na ulit ako. Saan na ba tayo? Nakalimutan ko na yung kwento ko kung saan.
Tapos ayun, yung halimbawa, may sobra sa computer shop, tapos sa tindahan, tapos yung pahulugan ko na bigas, ganyan. Pag may sobra niyan, dinadagdag ko yan sa, ano, sa panghulog kay Rhea sa, ano, sa, para sa pag-aaral niya. Pinagsasama ko yan kada katapusan ng buwan. Sama-sama yan. Masaya naman ako kasi okay naman yung takbo ng budget. Yung sa pagbabudget ko, okay yung takbo, nakakasave ako. Tapos meron ako mga, yung blinag ko noon, yung mga pinapautang ko na bigas, hanggang ngayon meron ako noon. Dito sa Pilipinas, pag madiskarte lang tayo, talo pa natin yung sa ibang bansa. Kasi tayo, kahit kaunti lang yung kita natin, kasama naman natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasama natin yung mga anak natin, masusubaybayan natin, saka naaalagaan natin. Yun ang maganda. Sila, malaki nga yung kita nila doon, maaaring malaki ang kita nila doon, pero di naman nila kasama yung kanilang mga anak. Ayan. Alas 3 na ng hapon, merienda time na. Ayan yung aking merienda, isang tinapay. At saka, ano to, Milo, tapos nilagyan ko siya ng gatas. Ayan, tapos ito, ininit ko to. Pagkatapos ko kumain, hindi na ako nakapag-video dahil busy na naman. Sobrang busy. Tapos ngayon, busy 9? Okay na. Milo, hindi mo na tayo kape kasi kaninang umaga nagkape na tayo. Ganito yung gusto kong tinapay, yung hindi siya matatamis kasi masarap siya kainin. Ayoko kasi nang masyado matamis. Hindi rin ako mahilig sa mga cake, ganun. Hindi ako mahilig. Nangihinayang ako sa mga magpapa-cash out sa GCash kasi hindi na kami makapag-cash out sa GCash dahil napuno na yung isang SIM card namin. Tapos may ginawa akong kaming bagong GCash nung nakaraang buwan pa yung katapusan ng February, hanggang ngayon hindi pa na-verify. Tapos tinanong ko yung anak kong lalaki kung alam niya yung bakit di pa na-verify. Tapos nagtanong kami sa kung bakit di pa, hanggang ngayon di pa na-verify sa GCash. 3 days pa daw yung bago malaman ang sagot nila. And kasi sayang ng kita sa araw-araw yung mga nagpapakas out. Marami din kasi nagpapakas out dito. Sa ngayon puro cash in ako, tapos bukas din ako pwede mag-cash in kasi wala nang laman yung GCash ko dahil hindi na nga makapag-cash out. Siyempre yung laman nun, puro pag may nagpa-cash in, nauubos yun. Ngayon, kailangan ko talaga gumawa ng isang GCash kasi 17 pala ngayon, ang layo pa ng tatakbuhin ng Marso bago ma-refresh yung yung GCash. Kasi pag April, pizza una ng April, pwede naman yung gamitin. Kaso ang tagal pa, sayang ng kita sa loob ng isang araw. Makunat ito. Ito yung paborito kong tinapay sa Prince Baker. Thank you.
Ayan nga, pag dito ka sa Pilipinas, marami kang option. Kailangan lang talaga masipag ka at saka marunong ka mag-isip kung anong gagawin mo para kumita ka ng pera. Kasi kung aantay lang tayo sa isang kita, yung katulad niyan, maghihintay lang tayo sa padala, wala talagang mangyayari sa atin. Kasi pagdating ng buwan niya, nakapangutang ka na, ganyan, inaantay mo yung padala, yung iba puro na lang pambayad yung pera nila. Kaya mas maigi rin talaga na nag-iisip ka kung paano ka kumita. Yung hindi ka umaasa sa partner mo o sa kapatid mo o sa magulang mo, yung nagbibigay ng pera sa'yo. Kailangan talaga may sarili kang diskarte para hindi ka magutom. Kasi para sa akin, nasa sa atin ang pag-asenso natin sa buhay. Hindi kailangan natin yung umasa sa iba. Kailangan tayo. Tayo ang magsipag, tayo ang magsikap para umasenso yung buhay natin. Ayan po, sa lahat po ng mga nanonood ng video ko, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po.